Hindi po ba naging hadlang yung pagkakaroon ninyo ng asawa, ng pamilya, para ma-pursue ninyo yung dream ninyo to establish your own business? I understand, when you were still in high school, you were like doing the buying and selling stuff. And then, for a while, nag-college, para nakalimutan nyo yung pagbi-business, and you came back. And now you have a family. Did it not really become a hurdle for you? Well, not at all, because yung mga in-laws ko are entrepreneurs then. So, noong time na when I got married, I helped out sa mother-in-law ko with her business. And then, dun talaga dun nag-uumpisa, iniisip ko talaga kung how am I going to, get into business. And then, kung paano. Pero very lucky ako because yung mga in-laws ko, nandun na kasi yung foundation, nandun, so parang sinunod ko na rin yung path. May meron na akong nasusundan. Tell me more about this 365 day of thinking about the business. I think it's quite long for you to think about a business that is not really regional, but it has a potential to that are yet to be explored. Mm-hmm. So in 365 days, what were you doing really during those times? Well, actually, it's on and off. Ano din eh. Back then, I'm helping out my mother-in-law nga. And then, ito yung story. Because yung area niya, fronting the area na binabantayan ko is meron nag-ooperate na cart business na nagbebenta ng peanut. And then, every day, kasi I'm a peanut lover din. So, bumibili ako sa kanila. Pero I got bored. Kasi, four flavors lang yung kinikater nila. And then, yung sinasabi mong 365 days, yun, on and off, naiisip ko, nagre-research ako about... Was there anybody with you during the time, thinking about the concept? My husband. Mm-hmm. Kami hindi siya nagsawa na isang taon siya nakikinig dun sa... Hindi, actually, passion niya rin yun. Passion niya rin yun eh. So, yung sourcing and everything, because nung time na bumibili ako ng peanut, 4 flavors lang available. And then I got bored. Sabi ko, everyday na lang, ano naman yung pipiliin ko, ito na naman. So, doon ako nag-explore. So, parang sinumbong yung sa mister ninyo na yung peanut na vendor doon sa katabi nyo, yun at yun na lang ang nabibili. Parang ganun. Okay. Parang ganun, we talk out na sinasabi ko nga na, sabi ko, palagay ko, kailangan natin i-explore to na parang mag-exciting naman, kasi ako na-bored nga ako eh. So, ibig sabihin, may mga tao na posibleng nabobored din doon sa kanilang binibili na yun at yun. So, you need marami to do something. Actually, maraming tao. Kasi talagang pagka, suki ka ng isang gusto mo pa iba-iba rin yung nakikita mo. Minsan, pagpunta mo, tinatanong mo, ano yung bago? Ano yung promo ninyo? It has grown tremendously over the years. I understand it's 14 years from 1996, 1 year after you got married. But I would like to ask, really, is what is that idea that really pushed you to start it? Are you thinking about your capital, where to get it, or is it hard for you to raise the kind of capital that would be needed? Actually, halhalo din eh. Una, for yung capital naman is because as much as possible nga, we wanted na kami talaga yung parang hindi kami mag-rely sa ibang tao. So, kaya nga din naisip namin, how about going to itong business na to, and then yun nga, kasi because I love peanut, right, maliit lang ang capital. So, yun yung nag-trigger din for me na You were able to start in the Grand Central. This is the Grand Central Station? In Caloocan. In Caloocan City. So, wala ka sa mall. Ano yung... And I think some malls now are having this standard of, you will have to have this brand before you can enter the mall. Mm-hmm. Do you have any secret why you got inside the mall? Sa Tiyaga din. Sa Tiyaga. And then, kasi yun nga, before naging Peanut World, ang aking trade name is not that catchy. It's JM na. That one, right? That one, yes, you're seeing on the screen. Oo, ang location niya is in Cherry Foodorama. Mm-hmm. And then, nag-apply ako sa SM Malls, nag-antay ako for 2 years. Ang tagal ko nag-antay. So, there was no connection whatsoever? You really have to? Hindi. Talaga nag-antay ako. 2 years? But somebody from leasing, mm-hmm, gave me a tip. Sabi niya, Joe, you have to change your name because it's not catchy. Sabi niya, kailangan may recall. Mm-hmm. So, yun lang siguro because talaga nung... So, saan nagaling yung Peanut World?
Ayun, nag-research na kami. Mga ano na rin, nag-iisip kami ng nag-iisip. Ano yung mga weirdong pangalan na naisip niyo nung araw? Well, may mga Peanut Kingdom, kung ano-anong kingdom, kung ano-anong world, kung ano-anong universe. And then, syempre, you have to apply sa DTI. Ang na-approve sa amin is Peanut World. Right.